Hi guys, for today guys, we will discuss on how to add an ads break. So this is my channel, Arlee Leigh, and I am your host now, which is to explain to you guys, sana makuha nyo kung paano ako nag-add ng mga ads sa mga videos. But one thing guys, kailangan sa ating mga videos, ang required lang na pwedeng i-add ng mga ads ay ang mga 8 minutes pataas. So if your ad if your video is below 8 minutes guys, so si Lola na ang si YouTube na ang automatically na maglagay ng inyong ads kung saan sila mape-place on sa video nyo, every videos. But this one, what I know guys, pag 8 minutes pataas, pwede siyang lagyan ng mga ads kung saan mo gusto ilagay. So dito guys, ipapakita ko siya sa inyo kung paano ko siya nilalagyan. So as you see guys, nasa main ako, nasa channel ko. Ayan, don't forget to subscribe me guys. Ayan, Arlee Leigh. Click the bell button guys para ma-notify kayo lagi sa aking channel. So i-click muna natin, pupunta tayo sa studio. Ayan, pupunta tayo sa YouTube studio. So while waiting guys, nag-reload pa siya. Ayan, nandito na tayo sa aking dashboard. So, pupunta tayo sa video. Ayan guys, as you see guys, ito guys, explain ko sa iyo what is the difference ng less than 8 minutes sa 8 minutes above. So dito ito 5 minutes lang siya, more than 5 minutes. I-click ko yung dollar sign monetization. Ayan, naka-on yung monetization niya. Tapos yung type of ads, kailangan naka-check lahat itong box: overlays ads, sponsored cards, skippable video ads, non-skippable video ads. So, ayan. Ito, guys, naka-note siya dito. Sabi niya, location of video ads, only videos longer than 8 minutes are eligible for ads during video. So, it means, guys, ito, hindi na natin siya pwedeng lagyan ng or dagdagan pa ng ads. Kasi, less than siya, as you see here, guys, less than siya sa 8 minutes. So, mag-back tayo. Pupunta tayo sa video na more than 8 minutes. So, punta tayo dito. Ito kasi guys, ito meron na kasi itong mga ads ito. Nalagyan ko na sila. Ito, more than 8 minutes siya guys. Basically, ayan, naka-on pa rin yung monetization lagi. Naka-on yan para may harang. Ayan, naka-check din yung overlays, sport cards, skippable videos, ayan. As you see guys, dito, ito kasi more than 8 minutes siya guys. So, 26 minutes siya. Kaya, meron tayong dito sa location of video ads. So, kapag more than 8 minutes siya, i-check nyo itong before video pre-roll, during video mid-roll, at saka after video post-roll. So, ang tanong guys, paano ko nga ba nadadagdagan ang mga ads ko per video? So, ganito siya guys. I-click natin itong manage mid-rolls. So guys, ito basically, ayan, ito kasi guys, ito, linagyan ko na siya. So, aalisin natin para
So ayan. Ito yung ano, ito yung mga ads na ano na naka-place na automatically. So alisin muna natin sila. Pakita ko sa inyo, guys, kung paano maglagay. So ayan, sabi dito add an ad break. So here, guys, empty na yung ito. Ito, wala na siyang ads. Inalis ko na siya. So for now, guys, papakita ko sa inyo kung paano ko siya nilalagyan ng ads. So dito, iusap ko lang siya ng konti. Iusap ko lang to, ito, yan. Itong, makita nyo itong linya na to na ayan siya. So minove ko siya. Lagyan natin siya ng ads dito. So, i-click lang yung ad break. Magkakaroon siya ng ads. So, dito sa duration na 6 seconds. Ayan yung ads na nilagay natin. So, as you see, guys, nag-move lang ako. Pwede nyo siya lagyan na every 2 minutes, may ad siya, ganyan. Tapos, click lang. Tapos, i-move lang yung line. Tapos, ad break. Tapos, ayan. Hanggang matapos ko yun, guys. Onward siya. So, i-click lang. Ayan. Ito. Click. Ayan. Ganyan siya, guys. So, every 2 minutes, kung gusto nyo siyang lagyan, pwede. Pwede naman. Ayan. Ayan. So, much better kung sa mga mahabang oras na mga videos nyo, pwede nyo silang lagyan. Kaya kung mag-document kayo or mag-vlog kayo, gawin nyo more than 8 minutes para malagyan nyo ng mga ad ng ad break. Ayan. So, as you see, guys, every, ano ako, minsan 1 minute, 2 minutes, ganyan. Ayan. Ganyan po maglagay ng ad, break. Ayan. So, ayan, matapos na siya. Ayan. So, ganyan siya, tapos, ito yon, ito yung mga ads, ito yung mga bump, ito yung mga black, ano, black bar na to, ito yung mga bump. So, once na nakaselect siya, nag-blue siya. Ayan, nag-blue siya. So, i-ano lang natin siya, sabi niya dito, if you choose to manually places your ad breaks, avoid placing breaks. Destructive points. Note that ad breaks don't guarantee ads will appear for every viewers. So, i-continue lang natin, guys. Tapos, ayan, na-check na natin kanina ito, itong mga location videos, mid-rolls, ayan, na-check na natin yung mga checkbox, and then click save. So, since na-save siya, guys, onwards yung gagawin yon sa lahat ng mga videos nyo na more than 8 minutes. Ito, 17 minutes siya. As you see, guys, ayan, naka-on yung monetization. Lagi, pag-monetize kayo, naka-check yung mga checkbox para sa types of ads, para kahit anong klaseng ads yan. Ayan, tapos check nyo lang yung after video post roll. So, ayan, click natin yung mid roll. Ayan yung ads na nilagay ko sa video na yan. So, basically, ito yung previous ko. So, magbaback lang tayo. Ayan, meron na siya. Save lang natin. Ayan, pakita ko ulit sa inyo yung ginawa natin kanina, guys, ha? Ayan, i-click lang to para i-check lang natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, tapos, tingnan lang yung manage mid-roll. Ayan, so na-save yung ginawa nating mga ads. Nandyan sila.
Okay, ayan, nandyan sila. So, usually guys, ganyan lang po maglagay ng mga ads sa mga ano nyo, videos nyo. At saka, don't forget po na naka-turn on lahat yung monetization nyo sa inyong video. Ayan, lahat po yan dapat naka-on ang monetization. So guys, ayan, salamat. Sana may natutunan kayo sa paglagay ng ads. Sa paglagay ng ating mga ano, ad breaks, ayan. So sa ano, sa mga hindi po nakasunod, pwede niyo pong i-replay ang aking video para malaman nyo kung paano yung step by step paano maglagay ng mga ads o paano magdagdag ng ads. At ito po, kung meron po kayong mga tanong na ano na gustong malaman, mag-comment below lang po kayo sa aking video na ito. Tapos, i-reach out po ko kung magagawan po natin ng tutorial para makatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nanood at sa aking mga followers na 1,790k subscriber. Thank you so much. Ayan, thank you so much sa aking PME and family. Sa Sugod team, maraming salamat sa suporta. Sa PSU family, thank you so much. Ayan guys, maraming salamat po sa pag-follow at sa uulitin po na aking tutorial. Sana subaybayan nyo po at i-absorb ang aking tinuturo. Kung meron man pong pagkakamali or ano, i-comment down nyo na lang po sa aking comment box. Ayan guys, thank you so much and please follow and don't forget to subscribe Arlee Leigh channel, life blogs and more. Thank you guys.